kanina sa mabuting balita, Lucas 10, ano sabi? Ano sabi? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa. Amen. Palakpak dito. Kapag ka-discipline ang pinag-usapan, to learn something. To learn new. Magkaroon at matuto ng bagong kaalaman. Bagong impormasyon. Bagong ugali. Pero nakakalungkot sabihin man na tayong mga Kristiyano, tayong mga Pilipino, mayroon tayong crab mentality. Tama? Crab mentality. Ang crab mentality na ito, naghihilahan pababa. Pag nakakita ka ng maanat, hinihila mo pababa. Dahil sa? Ingin. Kalapitin mo katabi mo. Kapatid. Huwag kang maingit sa akin. Maganda ba po? Pag mapera, inaiingitan. Kapag guwapo, inaiingitan. Kapag maganda, inaiingitan. Pag hindi guwapo at maganda, pahala ka dyan. Pag chismosa, kinainisan lang kapag chismosa pag maris. So ang buhay natin mga kapatid, umiikot ito sa ating pakikipamuhay at pagiging buhay natin kay Kristo. Ano ba ang ipinakita ng Panginoong Hesus sa atin, mga kapatid? Ang ipinakita niya sa atin ay ang manalig sa kanyang Ama, magbigay ng lugod sa kapwa para mabuhay at maatin natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Lang daw tayo dito. So, ayun mga kapatid, pangatlong punto, may pananagutan tayo sa bawat isa. Kaya nga, one time, ay kumakain sa kusina, manta ko lang, walang sino man ang nabubukay para sa sarili. Bawat sandok, maiisip mo, May susunod pa sa akin, kaya hindi lang para ito sa akin, di ba? So ako, kumanta ako ng walang sino man na nabubuhan para lamang sa sarili. Kasi pananagutan tayo sa bawat isa, sa ayaw at sa hindi na, sa ayaw at hindi, may pananagutan tayo sa kapwa natin. Sapagkat kapwa ko, ako ka. Amen? Kapwa ko? Mahal ko. Mahal mo. Kamukha ko. Diba? Kaya, hamon to sa atin bilang mga Kristiyano, pananagutan na kung saan nadapa ang kapatid mo, ihahon mo. Katulad ng ginawa ko kayo na kay Sister Noy, hindi makatayo sa upuan. So ngayon, mga kapatid, hindi lang po yun, malalim po ang salitang pananagutan. Kung walang panglagay ng lipstick, yung kapwa mo, ano ng lipstick? Pagandahin mo. Ibig sabihin, magpaalalahanan tayo. Sabi ganito, di ba? Paalalahanan mo. Ibig sabihin, may pakialam ka sa isa. Hindi ibig sabihin, may pakialam, imamarites mo siya. Di ba? Ang pakikialam, kung saan, mahal mo kasi siya. May care ka sa kanya. Di ba? Sabi ni Father Robert kanina, attitude na, may care ako sa iyo. May care ako sa iyo. Ibig sabihin, I care for you. So, ngayon po mga kapatid, itong pananagutan na ito ay likas sa ating mga Kristiyano. Inuhubog tayo ng salita ng Diyos every Wednesday, every Sunday, at ito ang ating resulta. Resulta natin. Tayo'y magkaroon ng pakialam sa isa't isa. Kaya nga nakakatuwa yung sa itang agape.
Father Robert. Diba si Father Robert, 2 days before, o 1 day before, sa katatawan. Oh, bukas, nagagabi tayo, ha? So, pag sinabing tomorrow, talagang magdadala mga kapatiran. Kasi nga, mayroong pakialam ako sa iyo. May care ako sa iyo. Mahal kita. Ang pananagutan na ito, isa sa mga binunla sa atin ng Diyos na dapat magpakialamanan tayo sa isa't isa. Dapat ang pakialam na ito ay mayroong pagmamahal at wala lang iba. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Diyos. At sabi pag ganito, sabi lang ito, iwasan ang pakikipag-away at maging mahinaon at magalang sa lahat ng tao. Ang pakikipag-away, mga kapatid, sabihin, sabi ng aking nanay one time, normal yung makipag-away. Ang normal, pagkatapos makipag-away, hindi makipag-gatian. Normal yung makipag-away. Normal ang pan. Kasi minsan, kapag pinagsasabihan mong kapatid mo, hindi nakikinig. Kaya nga, sa salita ng Diyos, dapat tayong makinig. Kasi kung wala tayong napapakinggan, ano ang ating sampalatayanan? Sino ang kilalanin natin Diyos? Amen? Amen? Amen. Amen. Kaya mabuti pa minsan ang hayop. Minsan mabuti pa ang pusa, sabi ni Father Robert. At kahit ako, nagpapatotoo din ako. Nagpapangalan. Kasi, tawagin yung pangalan niya. Mabilis pa sa squat crew yan. Ano pangalan niya? Kokoy? Kokoy. Ah, Kokoy. Tawagin yung pangalan niya, mas mabilis pa sa oras. Kokoy. Ibig sabihin, nakikinig, marunong makinig. Hayop yun, ha? How much more tayong tao? How much more tayong ipinundaan tayo ng kaligtasan ng Diyos? Ipinundaan sa atin ang wangis ng Diyos. Amen. Ang wangis na kung saan taglay natin ito hanggang tayo ay babalik sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At lastly, para pumasok na si Brother Ariel, ang prayer life. Buhay panalangin. Napakahalaga ng buhay panalangin sa buhay pagiging Kristiyano. Napakahalaga na tayo ay makikipagniig at personal relationship. Sabi ni Father Homer sa amin, gusto to establish personal relationship to God. Kasi napaka-importante ito para tayo sa ating paghayo, mayroon tayong tatag at lakas ng pananampalataya. Na hindi tayo agad-agad natitibag ng mga problema ng buhay. Tandaan natin, napakaraming problema side by side para matikuran. Lalo na kapag ikaw hindi Kristiyano, maraming pala kaya. Hindi mo alam kung sino si Jesus sa buhay mo. Hindi mo alam, hindi natin alam kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya na isang hamon sa atin mga kapatid na ang pakikipagtunggali sa kasalanan at sa mga problema sa buhay, tataglayin natin ang buong pananampalataya at pananalig na meron tayo kay Kristo Jesus. Amen. Ang buhay na ipinula sa atin ng Diyos ay napakahalaga. Buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na dapat natin ipalaganap sa iba. Share the blessings. Ikaw. Sabi nung umuwi ako sa probinsya, sabi ni Monsignor sa akin, Monsignor Malacanz, Andre Lo, pagbalik mo sa Manila at hindi ka pa na-o-ordain, magpatuloy ka sa buhay mo. Kasi ang dami kong senior sa kanya. Nag-one-on-one kami. And then siya, talagang grabe na ang wisdom ni Monsignor. Kasi pag gano'n na maglakad eh, gano'n. So, ibig sabihin, ang kanyang buhay ay punong-puno na ng wisdom, punong-puno ng karunungan. Now, while na nagsisharing ako sa kanya ng ating experience bilang isang seminarista, bilang inuhubog sa community ng Franciscan of the Holy Spirit, ang wisdom na iniwan na niya sa akin, pagbalik mo ng Manila,
magpatuloy ka sa buhay mo. At until now, para magkakaiba, pagbanggit mo Senyor ng ganon, para kung, kasi ang dami kong kan, actually po, ang daming bigat na na-sharing ko sa kanya. At nung bigat, at yung mabigat ng palaga ako. Iba yun na. Maraming bigat sa karanasan. The studies, communities, maraming. Maraming aspeto, factors, na minsan ginagambala ang kalooban ko. Personal. So sabi niya sa akin, magpatuloy ka. Then go to confession. Go to confession. Sabi niya sa akin. Kasi ang kumpisal na makapangyarihan sa lahat para pagkahanin ang ating kalooban. Amen. Kaya nga, buhay nating mga Kristiyano bilang buhay ng isang seminarista, hindi lang po madali. So, sinasabi ni Father Robert kanina, matapos ka lang daw ng theology, hindi ka na marunong magpaalam. Pugot yun. Bato-bato sa langit, tatamaan, mamumulansan. Hindi joke. Alam niyo po, ang buhay natin mga Kristiyano, nakatuon palagi dapat kay Kristo. Nakatuon, sabi niya ito, fix your eyes unto Jesus. Always, ang buhay natin, Jesus is the author and the finisher of our life. Amen. Palakpakan natin. And now, tatawagin po natin ang ating kapatid na bahala na po siya kung ano po ang kanyang sharing. Brother Ariel, sabi niya sa akin kanina, ikaw na mag-share. Hindi ko papayag. Brother Ariel, yung mga my birthday, papupuntahin ni Brother Angelo dito sa harap. Aawit ang music ministry. Ah, di ba? Yung ano, yung kantang maganda, yung ano, yung di ko siya pipigilan. Tingnan natin kung paano nila i-execute yun. Bahala na sila.